Magandang hapon sa lahat. Muli ito si Teacher Raymark, ang inyong kaagapay sa karunungan. At sa hapong ito ay ating galugarin ang isa na namang gawain sa Filipino 11 na kung saan ay kinakailangan ninyong mag-comment, mag-share, and mag-like nito at magbigay ng inyong mga reaksyon ukol sa pahayag. So again, huwag kalimutang mag-share, mag-like, mag-comment o maaari ding mag-subscribe sa aking channel. Hayaan niyo akong magbahagi ng aking screen. Okay, so ang paksa natin ngayong hapon ay o ang gagawin natin ngayong hapon ay titingnan o galugarin ang ibig ipakahulugan ng pahayag na ang Pilipino ay walang pagpipilian kundi ang tanggapin ng maluwag sa kalooban ang balakid sa kapalaran ng ating wika na ang ibig sabihin dapat mag-aral ng Filipino ng Ingles at wikang kinagisnan. Ang pambansang pulisiya ay dapat tingnan kung paano mapaunlad ang literacy sa ikatlong antas at maglaan ng nararapat na pondo upang magkaroon ng kaganapan ang lahat ng ito. Okay, so tingnan ninyong mabuti. Ang pahayag na ito. Okay, so again, basahin ko muli. Ang Pilipino ay walang pagpipilian, kundi ang tanggapin ng maluwag sa kalooban ang balakid at kapalaran ng ating wika. Na ang ibig sabihin ay dapat tayong mag-aral ng Filipino, ng Ingles, at ng wikang kinagisnan. Ang pambansang pulisiya ay dapat tingnan kung paano mapaunlad ang literacy sa tatlong antas at maglaan ng nararapat na pondo upang magkaroon ng kaganapan ang lahat ng ito. So kinakailangan ninyong suriin kung nagkakaroon nga ba ng consistency ang pahayag na ito. Batay na rin sa inyong natutunan sa ating paksang bilingualismo at multilingualismo. So mga mahal kong mag-aaral, hihintayin ko ang inyong tugon, ang inyong komento ukol sa paksang ito. Again, maaari kayong mag-like, mag-share, mag-subscribe o mag-follow at huwag kalimutang mag-comment dahil sa comment ninyo nandoon ang ito ay may kaakibat na puntos. So kinakailangan na nakapag-comment kayo, no? Ukol sa paksa natin ngayong hapon. So inasahan ko ang inyong mga tugon simula ngayong araw hanggang sa susunod na Biyernes. So muli, ako si Teacher Raymark, ang inyong kaagapay sa karunungan. Ingat po tayo, no? At huwag nating kalimutang magdasal sa lahat ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan. At ako'y nag-aagalak na magkasama tayo, magkakasama tayo sa face-to-face man o virtual o online. Dahil alam naman natin na tayo ay gustong-gustong matuto, no? So, alam kong nag-aalab ang iyong mga puso sa kagustuhang matuto and ito ang mga gawain natin para sa ating asignaturang Filipino. Isa lang ito sa mga gawain. Kaya, God bless. Inaasahan ko ang inyong magiging tugon sa paksang ito. Sa muli, paalam at magandang hapon sa ating lahat.